Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Water Sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Take only what resonates, guys. Sa mga gustong magpa-personal reading, kay Jing Tarot, reader na lang po kayo pumunta. And by the way, you might want to check out yung aming TikTok shop, Unipri. Ayan yung aming TikTok shop. And yeah. Ijali's Restaurant sa Nag Road, Las Piñas. If you're from Las Piñas, baka gusto mo rin itry doon. Okay, let's start your reading, water sign. Kukunin ko na yung mga cards na kailangan ko, ha? Para tuloy-tuloy yung reading natin. For water sign, please. For water sign, please. Eto, guys. Pwede magkapalit-palit ng roles. Kahit sinasabi kong ikaw, pwedeng person mo yon. Okay, nakakonnect mo. This is love reading, general reading. Pero, kahit sinasabi ko rin person mo, pwedeng ikaw yon. So, ikaw bahalang makasabi kung saan ka nakaka-relate sa sitwasyon. You do have your Nine of Pentacles, the Moon. And, for your person nakakonnect mo, Knight of Wands. And you do have your the Four of Cups. And then, let's clarify the Moon. And the Queen, na din, the Nine of Pentacles. Clarify this, please. Nine of Swords. Pagdating sa person, nakakonnect mo. What's with the Nine of Wands and the Four of Cups? Five of Pentacles. And then, emotions. Emotions sa isa't isa. You have your Two of Wands. And the Queen of Cups. Okay? Emotion naman ng person mo na kakonnect. Emotion na nakakonnect mo. Hindi ko to kukunin masyadong marami. You do have here the Page of Cups and the Strength card. Okay, clarify the Two of Wands and the Nine of Cups. Queen of Wands, clarify the Page of Cups and the Strength card. Okay, Queen of Pentacles. And then, what will happen in the future? You do have here the Three of Wands. The Hierophant. And sa future, meron tayo dito the High Priestess and the Ace of Pentacles. Clarify the Three of Wands and the Hierophant, please. The Judgment. Clarify the Ace of Pentacles and the High Priestess. Ayan. Meron ka dito the Hermit. And at the bottom of the deck, you do have here the Justice card. Nine of Swords, yan. Gemini, Libra, Aquarius. The Magician is also here. By the way, itong reading ko kasi wala naman tong religion specific or what. Pero I just saw, you know, you might be a Catholic. Okay? Or yung pagkakakilala mo sa itsura ni Christ or ni Jesus is yung karaniwang nakikita sa mga Catholic, ano. But anyway, wala tayong religion nun. Ito, pwedeng hindi ka makarelate dun sa part na yun. By the way, feel free na mag-comment and positive comments lang po, guys. Ha? Kahit po smileys, heart, malaking bagay sa akin yun. Kasi nag-spread tayo ng positive vibes. Anyway, I just saw something and this could be an additional message for you. Two of Swords. Nagpakita lang yung card na ito. So, anyway. Okay. So, anyway, start natin. With the Nine of Pentacles, the Moon, Knight of Swords, I feel like you're focused on, you know, money, you know, gusto mo maging successful. Some of you, ito talaga yung priority mo for now. Maybe, especially kung na
na ko-compare mo yung mga nakukumpara mo yung mga kakilala mo or kaibigan mo or maybe your college friends, college classmates or high school classmates, yun yung mga colleagues mo, and maybe some of you, lalo na kung nakikita mo yung buhay nila, and you want to have your own accomplishment, and nandun yung focus mo, no? You want to be successful. Now with the moon, I feel like there are messages in your dreams. Pwedeng there's someone in your dream right now, which is with the Knight of Swords. Pwedeng malayo sa'yo itong taong ito, or maybe some kind of pagta-travel ang kailangan gawin para makita itong taong ito. It might be this is who you are thinking right now, and pwedeng kasi hindi mo maiwasang hindi siya isipin eh, kasi bakit kasi lagi siya nasa panaginip ko? Kumbaga, anong explanation nun? Maybe there are times na nakakalimutan mo na siya, nakafocus ko na sa sarili mo, ganyan, wala ka nang pakialam, and then biglang mapapanaginipan mo na naman siya. So, kumbaga sa'yo, questionable, bakit ganun? Focus ako sa ganito, tapos biglang dadating itong taong ito, maaalala ko, maiisip ko. Diba? So, with regards to this person na kakonect mo, with the Knight of Wands, ano, both of you are may mga knights na main energies, ano? And both of you are kind of like, pag pinagsama kayo, may mga mabilisan kayong actions or decision na ginagawa. And once nakapag-decide kayo sa sarili ninyo na gusto ninyong gawin ang isang bagay na ito, no, may pareho kayong ugali na ganun, na ano, na rushing into an action or decision, or rushing into actions once na nakapag-decide, and minsan yung decision mabilisan din agad-agad kahit hindi pa inaral. Some of you pwede may kinalaman nito sa business or career. Pag ginusto mo lumipat ng trabaho, pag ginusto mo magtayo ng negosyo, ginagawa mo yan. And maybe your person is the same, may pareho kayong rush energy. And nakakita tayo dito na maybe you're dealing with someone na you know, malayo din sa'yo. Like, maybe one of you or might be both of you ay traveling or wants to travel. Now, with the Four of Cups, itong person na to, sa ngayon, parang hindi siya sure about sa emotions mo sa kanya. Like, hindi niya alam. Or maybe whatsoever, wala na siyang alam sa'yo at hindi na siya sure kung may pakialam ka pa sa kanya. So, this person feels like hindi na siya welcome sa'yo and wala kang pakialam sa kanya. So, dahil naramdaman niya yon na wala ka ng pakialam, maybe kahit as a friend, this person is now leaving, lumalayo, umiiwas. And might be because dumating sa point na itong person na ito na problema or na stress financially or whatever kind of problem, ano. Nakakamoy nga pala ako ng bawang. This could be a reading. It's like bawang na ano, na fried or yung nasa mani. This could be a reading. Might be you're eating or kakain mo lang ng ganun. Like yung boy bawang, any kind of thing na may kinalaman sa bawang. So, anyway, maybe there's an offer in the past na tinurn down. Whatever kind of offer, maybe an offer of help or an offer of something, maybe an offer of love na tinurn down or hindi pinansin. And I feel like if this is your person na nagbigay ng offer sa'yo in the past, maybe na-turn down mo yon or hindi mo pinansin iyon. And that is the main reason why this person is feeling like imposible na magkaroon na ng something sa amin or reconciliation, reconnection. So, ayun, nakikita natin na itong person na to ay lumalayo or umiiwas, umaalis. Masakit man, mahirap man para sa kanya yon, pero para sa person na ito, wala siyang choice for now kundi gawin yon.
Diba? And para sa emotion ninyong dalawa, with the Queen of Cups, you do love this person. And nakikita natin na may mga plano ka sa kanya, or maybe a plan of something na pwedeng just in case, no? Na dumating. Or magkaroon ng chance sa inyo na itong person na ito. Maybe there's plan there pagdating sa'yo. Plano na i-consider, or plano na ituloy or i-push ang connection with the Queen of Wands. Maybe may mga advice din sa'yo. Or maybe because sa panonood mo ng tarot readings, so ito yung pwedeng nakapagpabigay sa'yo ng advice on what to do sa connection or relationship na ito, or na-realize mo kung anong dapat gawain. And then nakikita natin that you do have here plano or just in case nga, no, na may mangyaring pagpupush or chance, another chance sa connection na ito. Nakikita natin na maaring may gawain ka na dito. Unlike in the past, at nakikita natin yung pag-iwas or paglayo mo. So with regards to your person, ang emotion niya sa'yo, I mean, hindi ko nakita na wala yung love at all. Naramdaman yung feeling na hindi siya welcome, oo. Pero hindi naman ibig sabihin nun, hindi kanya mahal. You know, kaya ka nga niya iniwasan or binigay yung freedom or paglayo sa'yo, although hindi mo naman sinabi lumayo siya or iwasan ka or what. Binigay niya yun because that's what love is. You know, sometimes you need to let go of the person that you really do love. Dahil, kung para sa akin. Diba? And, ayokong makaabala sa'yo. Ayokong makagulo sa'yo. Parang ganong kind of energy. Itong person na ito. So, yung pag-iwas niya, hindi naman ibig sabihin dahil wala na. Umiiwas siya dahil mahirap na ipilit yung pagkagusto niya sa'yo. Kung nararamdaman niya naman na parang hindi mo naman siya gusto. So anyway, sorry about that. Kinailangan ko lang i-pause because medyo maingay sa labas. Page of Cups. Sumahal ka nga nitong person na ito. And with the Strength card, you know, ayaw niyang makagulo sa'yo. So, kailangan niyang magmatigas or, you know, gawin yung nararapat. The Queen of Pentacles, this person is focusing on money, focusing on stability, and in the future, no? Three of Wands, nakikita natin yung pagka-miss mo dito sa person na to. Of course, when you lose something, no, and maaaring ma-realize mo yon pag wala na. Maybe in the past, hindi mo pinapansin kasi nandyan lang eh. No, alam mo nandyan lang eh. But because itong person na to might be magtuloy-tuloy yung paglayo, no, nakikita natin yung pagka-miss mo dito sa taong ito. The Judgment, this is you awakening. This is a major arcana. So, nakikita natin yung pagka-awakened mo dito sa connection ninyo, especially with the Hierophant. So, may mga lessons ka rin namang matututunan. Maybe with regards to other relationship or other connection sa buhay mo. And pwedeng nangyayari na ito ngayon. Yung iba paparating pa lang. Yung mga lesson na yan, mga kakonect na yan. And then you would, you know, see the truth. Kung ano bang meron sa connection ninyo or ano bang meron sa taong ito na hindi kayang ibigay. Ng mga bagong kakonek or sa mga ibang connections na darating or meron na sa'yo ngayon. And then, the High Priestess, this is your person. Could be dealing with someone na may spiritual connection kayo, but anyway, the High Priestess and the Hermit, this is Virgo energy with the Hermit, Taurus, Capricorn, also with the Ace of Pentacles, Major Arcana, the High Priestess. So, nakikita natin na itong person na ito ay pwedeng, you know, the Hermit is some kind of isolation. So, pag-iwas, paglayo, maybe even to the point na may, you know, hindi possible or hindi mo alam kung paano siya kukontakin. Ayan, so, even to that kind of pag-iwas,
no, pwedeng pabablock sa social media. And yeah, you have to, you know, and also with the Ace of Pentacles, may new beginnings para sa person na ito. With regard sa kanyang money, finances. So, ito pa yung magiging dahilan or isa sa makakatulong or magiging rason kung bakit maaaring siya ay umiwas ng tuluyan or lumayo sa'yo. Okay, dahil sa mga new beginnings niya pagdating sa kanyang career or money. And with regard sa Two of Swords, this is the additional message for you. Okay, sorry about that. Anyway, with the Two of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy, yung additional message, it's more like an advice. I mean, you know, maybe you have to make movement or action, or maybe you need to be more honest sa sarili mo, especially kung ngayon na may chance pa before it's too late. You know, as you can see, it's like the woman here sa picture is meron siyang dalawang swords, and the two swords here is yung isa naka-point or nakaturo sa moon, and this one is like an empty sky. It's like you know, there's no stars here. So kailangan mong mag-desisyon, or kailangan mong gumawa ng action, or be honest sa iyong sarili. Kasi kung hindi mo a-actionan or hindi ka magiging totoo sa sarili mo, maybe hindi mo manonotice na unti-unti na palang nawawala yung wishes or yung talagang gusto mo. You know, while you are busy focusing on the moon. Which is, the moon is talking about secrets, and that is you. You want to isolate yourself, and also the moon, meron siyang energy ng fluctuation or pabago-bago, and might be that is you regarding sa connection ninyo. So, dahil masyado kang busy or masyado kang pabago-bago, might be this would be the reason kung bakit mawawala yung stars ng paunti-unti sa'yo, and which is the stars are, you know, your wish, and maybe this person, ito yun. The Justice card is here, that is Libra energy, and the Nine of Swords. Ayan. Pwedeng, you need to be more honest. I mean, you need to notice your dreams. No, kasi may mga messages dyan para sa'yo. Okay? So, thank you for watching, guys. I love you all. Please do like and subscribe to our channel. Unicorn Princess Tarot, Madam PTV, Virgo Philippines, Water Sign Philippines, Libra Philippines, Virgo Philippines, yan. Thank you po, at God bless you all, guys. Stay safe, and bye-bye.